At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Yahuda! Ismael! Yahuda! Ismael! Ano po yun, Ina? May sundalong galing dito. Pinapasabi na pumunta kayong dalawa sa main office ng sandatahang lakas at gusto raw kayong makausap na dalawa. Pati rin ba ako, Ina? Oo! Kayong dalawa raw ang kakausapin ni General. Saldo, ikaw pala. Mahiyaga muna. Bakit? May pag-uusapan lamang tayo. Tungkol saan? Para sa nalalapit nating pagsalakay sa mga Lierse. Ano naman? Sasalakay na naman natin ang bayang Lierse? Oo, maram. Hindi na ba matapos-tapos ang pagsalakay na yan sa bayan ng Lierse? Dahil kinakailangan para sa ating ideolohiya. General, pinatawag niyo rin kami ni Ismael. Oh, Yahuda. Dahil bukas magkalawa, ay lilinisanin na ninyo ang ating bayan para sa muling pag-ispiya sa mga bayang nakapalibot sa atin. Handa na po ako, General. Kayo lamang iniintay ko para magsabi kung kailan kami aalis. Mabuti naman kung ano. Ikaw, Ismael, kumusta? Handa ka na ba talaga? Opo, General. Handang-handa na po ako. Singa po pala, General. Bakit po ninyo pinatawag si Ismael? Hindi ba nabanggit ko sa inyo na may magkakasama kayo ni Sipora na mag-espiyan, makakasama ninyo? Opo. Kaya nga gusto kong ipakilala sa iyo ang makakasama ninyo ni Sipora sa pag-espiya. Si Ismael. Si Ismael? Oo, ako nga. At magmula ngayon, ay kaisa na ninyo ako. Handa kong ibigay ang aking katalinuhan at lakas. Maging ang aking buhay ay iaalay ko para sa panig mo at sa bayang Lierse. Bakit pa? Anong bakit pa? Ang ibig kong sabihin, bakit na naman natin sasalakayin ang bayang Lierse? Tingnan mo ha, tahimik na tayong lahat. Bumalik na sa normal ang kabuhayan natin. Wala nang manakanakang putukan. Bakit na natin sasalakayin muli ang Lierse? Mag-uumpisa na naman ba ang gera ng Utpihe? Nakakahina tayo sa paningin ng maraming bayan. Hanggat naririyan ang bayang Lierse, hindi magkakaroon ng kapayapaan. Ano? Oo, maram. Hanggat may nabubuhay ng mga Lierse, hinding-hindi matatahimik ang ating lahi. Pero bakit? Bakit hindi matatahimik ang ating lahi hanggat mayroong Lierse? Bakit? Ako nga, bakit ayaw mo? Hindi sa ayaw ko, pero... Ang totoo niyan, Yahuda, nang magkausap kami ng sarili na ni Ismael,
ay marami siyang nabanggit na impormasyon sa akin tungkol sa kilusang Haman na nang pinakumpirma ko sa ating intelligence ay totoo nga. Kaya kailangan natin ang tulad ni Ismael para sa ating persa. Bilang anak ng pinunong Haman, ay marami akong alam na impormasyon na ibibigay kong lahat para sa ikakapanalo ng Bayang Liarse. General, may naghanap po sa inyo. Oh, gentlemen, iiwan ko lamang kayo sandali. Sige, mag-usap kayo. Hindi ko inakala na darating yung sandaling ito. Na yung dati naming kaway, siya pala ang magbibigay ng impormasyon sa amin. Oo nga, dati ninyo akong kaway. Marami akong napatay ng mga Ilyarse. Kaya naisip ko, ang pagbibigay ng maraming impormasyon na aking nalalaman ay paraan ko para matubos ko ang mga kasalanang nagawa ko. Sagutin mo ako, Zaldo. Bakit namumuhi ang bayang Utpihe at mga nakapalibot na bayan sa bayang Liarse? Bakit ba ganyan ang mga tanong mo? Para kang hindi nagbabasa ng ating librong itim. Hindi ka ba nagbabasa? Bakit tila wala kang alam? Ilang gera na ang nakalipas ay wala ka pa rin alam tungkol sa ating pinaglalaban. Nagbabasa ako, pero hindi ko naiintindihan. Alam mo, Maram, mas makabubuti na muli mong basahin ang ating librong itim para malaman mo at nang hindi ka tanong ng tanong. Teacher! Teacher! Oh, tinatawag ka ng estudyante mo. Oh, Omar, bakit? Bakit po kailangan mawala sa mundo mga taong Liarse? Anong kasalanan nila sa atin? Oh, anong isasagot mo ngayon? Kailangang masagot mo ang katanungan niyan dahil ikaw ay kanilang guro. Kumusta na ang pag-uusap ninyo ni na General kanina? Nagkausap ba kayo? Oo, Ina. Ipinakilala na ako ni General kay Yahuda na isa sa espiya na makakasama nila si Pora. Ha? Makakasama ka ni Nas, Yahuda at si Pora sa pag-espiya ng mga kalaban? Oo, Ina. Sigurado ka na bang tuluyan mo ng tatalikuran ang bayang Utpihe na itinuturing mong lahi? Wala akong ibang lahi, kundi ang bayang Liarse. Kung may dugumang Utpihe na nananalaytay sa aking ugat, ay hindi pa rin sapat yun para balikan ko ang bayang Utpihe. Dahil kung pwede lamang naalisin natin ang dugong Utpihe na dumadali sa aking mga ugat, ay gagawin ko. Dahil kung gaano ako kasuklam sa bayang Liarse noon, ngayon ay hindi lamang doble, kundi triple ang pagkamuhi ko sa lahing Utpihe. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Basta maipapangako mo na kaisa ka na namin at kakampi. Laking pasasalamat namin yon. Katakot-dakot na parusa ang pinagdaanan ko sa mga kamay ng sarili kong ama. Ipinagmamalaki lamang niya akong anak. Hindi dahil anak niya ko, kundi sa mga mabubuting ginagawa ko sa kilusan. Pero kung wala ang mga yun, ay matagal niya akong pinapatay dahil may lahi akong Liarse. Oh, hayan! Hayan ang librong itim! Basahin mo para may maisagot ka sa katanungan ng bata kanina. Mabuti na lamang at nasalo kita kagad kanina. Kung hindi,
Nakakahiya ka sa matanong bata. Oo na. Akin na nga yung librong itim. Oh, saan ko ba matatagpuan ang sinasabi mo? Oh, ito. Makinig ka sa sinasabi dito sa itim na libro. Ang sabi sa librong narok ay hindi tayo dapat tumahimik hanggat hindi natin napapatay ang mga liyerse. Kaya nga ang sabi sa isang bersikulo na maging matapat sa isang ideolohiya, ang sabi ng ating relihiyon, dapat nating patayin ang mga liyerse. Kaya nga dapat nga silang mabura sa mapa. Ibig sabihin, kailangang mawala sila dito sa mundo dahil yun ang utos sa ating mga milsom. Ang patayin ang lahat ng Ilyarse. Ano? Hindi ko pa rin maintindihan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga milsom ay hindi nakakasama sa mga Ilyarse. At ang pangunahing dahilan ng puod na ito ay paninibugho. Ha? Paninibugho? Nako, mahabang usapin yan. Kahit mas maganda kung basahin mo na ulit yung librong itim. Hindi mo naman nasagot ang tanong ko. Napakadaling intindihin ang tanong ko, pero hindi mo masagot-sagot. Ano ba ulit ang tanong mo? Yun nga, bakit kailangang patayin ng mga milsom ang mga liyarse? Hindi ba't binasa ko na sa inyo ang librong itim? Ano ba bang klaseng sagot ang gusto mo? Ang binasa mo lang naman ay kailangang patayin ng milsom ang liyarse. Pero hindi mo sinabi talaga kung anong dahilan bakit kailangang patayin ang mga liyarse. Naiintindihan mo? Ano bang kasalanan mo at ilang beses kang pinagtangka ang patayin ni Abdul? Ayon kasi sa katuruan ng kilusan, hindi ka dapat nagtatanong. Anong magagawa ko kung maraming katanungan sa isipan ko ang kailangang magkaroon ng kasagutan? Dahil lamang ba sa nagtatanong ka kaya pinagtangka ang kang patayin? Oh, gusto ng kilusan na sarilinin namin ang anumang katanungan. Mayroon kami. At ito lamang nakaraan ay kagustuhan ni Ama na itakwil ko ang pagiging liyarsi ko. Ano? Ipinapatakwil sa iyo ang pagiging liyarsi mo? Oo. Tulad ng sinabi ko, naduras lamang ito nang sabing iliyarsi ang aking ina. At dahil doon ay ipinapatakwil sa akin ang pagiging iliyarsi ko na hindi ko ginawa. Dahil doon ay kinoryente niya ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Oh. Wala talagang awa ang iyong ama. Lahat ng masinabi nila sa akin ng kasiraan ng mga Ilyarse ay kabaligtaran lahat. Mga milsom pala ang masasamang tao. At yan ay napatunayan ko sa trato ng mga Ilyarseng pulis. Anong ibig mong sabihin? Habang nakapiit ako, ay trinato ako ng mabuti ng mga Ilyarse. Binigyan ng maayos na pagkain, maayos na tulugan. Kinakausap ako ng maayos. Kabaliktaran sa piitan ng kilusan na katakot-takot ang pagpapahirap ang ginagawa nila sa kapo nila milsom para sa kasalanan hindi po nila napapatunayan kung totoo man ito o hindi. Ngayon, hindi ko pa naiintindihan kung bakit kailangan girahin ang bayan ng Liyarse. Kinakailangan ngang girahin natin ang bayan ng Liyarse para mawala na sila sa mapa. Sa anong dahilan nga? Wala bang karapatan ang mga Liyarse na mabuhay dito sa mundo? Napakaliit na nga ang lupa yung tinitirhan nila. Eh bakit gusto pa natin silang paalisin? Bakit? Sado! Huwag kang maingay, Maram. Baka marinig ni Pinuno ang sinasabi mo ay parusaan ka pa. Aldo, hindi mo ba ako narinig?
kanina pa kita tinatawag. Eh, Pinuno, kayo pala. Eh, nasarapan kami ng kwentuhan ni Maram, kaya hindi ko napansin ang tawag niyo. Bakit po? Sabihan mo ang mga na-recruit mo, mga miyembro ng Kilusang Haman, dahil sasalakay na natin ang Bayang Liarse bukas ng umaga. Kasama, gayon na ang tamang oras para salakayin ng Bayang Liarse. Patayin silang lahat, mapalalaki, mapamatanda, bata at babae! Ano yun? Bakit? Shibura, napasok tayo ng mga terorista! Ano? Magbabarilin silang lahat at tukutin ang ilan para makipihan natin! Sige na! Pinagbabaril ang mga matatanda at baby! Binabaril nila! Anong gagawin natin ngayon, Sipura? Ano? Aling Misha, lahat sila ay patayin! Magtago tayo doon sa bomb shelter. Nitong bahay ko, dali! Magmadali tayo. Tumakbo na tayo. At magtago tayo sa bomb shelter bago pa makarating dito ang mga terorista. Ikinagagalak ko ang desisyon mo, Ismael. Ang isang tulad mo ay kailangan ng aming pwersa. Ismael, sigurado ko ba na kakalabanin mo ang sarili mong ama at bayan? Wala na akong tinuturing na sarili kong bayan, kundi ang bayang Liarse. At ang sumagi lamang sa aking isipan, ang bayang Utpe, ay nasisira na ang araw ko. Gentlemen, excuse me. General, sinasalakay tayo ng mga terorista. Ano? General, bakit po? Tawagan mo ang lahat mong kasamahan. Sinasalakay tayo ng mga terorista. Anong sasabihin ko kay Sipura? Tawagan mo ang lahat ng reservists. Mapa-abroad ban o mapa dito sa atin. Lalabanan natin ang mga teroristang ito. Uubusin natin sila. Yes, sir. Mamamatay kayong lahat! Ngayon! Sando! May mga bata sa bahay na ito. Puntahan mo at ilagay ninyo sa oven! Sige na! Ganun din ang gawin mo sa susunod na bahay na papasukan mo. Pugutan ang ulo silang lahat! Naririnig mo ba? Oo. Nanggagaling kung saan malapit lamang dito. Doon ginaganap ang pagkiriwang nga. Isun mo muna ito ng bulletproof bago tayo lumabas para lumaman. Salamat. Magtalikuran tayo bago tayo lumabas para makita natin kung sino ang nasa harapan at lukuran natin. Mapapalapad na naman tayo dito. Tara na!
magtagumpay na kaya ngayon ang Banyang Otpehe sa mga Liyarse. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at nalalapit na pagtatapos ng ating dulang pinamagatang Yehuda Ismael! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Susan Malignam, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Amy Diaz, Eva Alcureza, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Yehuda Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.